Good morning! Welcome back sa Panahon TV. Malalaman natin mamaya ang halaga ng matitipid sa gasolina kapag gagamit ng bisikleta. At ang cycling race na hindi popular na sport sa ating bansa, ngayon ito ay kinikilala na ng Union Cycliste Internationale, ang sinusubaybayan nating Le Tour de Filipinas. Pero bago ang mga detalye nito, alamin natin naman sa ulat ni Cathy San Gabriel ang bisikletang gawang Pinoy na maipagmamalaki at pwedeng makipagsabayan sa mga bisikletang yari sa ibang bansa. Araw-araw ng kalbaryo ng mga taga-Maynila ang matinding traffic. Kalbaryo rin ito ni Inang Kalikasan dahil ang usok mula sa mga sasakyan hindi lang masama sa ating kalusugan. Sanhi rin ito ng global warming o ang unti-unting pagtaas ng temperatura ng mundo. Pero sa gitna ng polusyon, may umusbong na solusyon. May mga alternatibong transportasyon na di lamang solusyon sa matinding traffic. Nakabubuti pa ito sa kalusugan, sa kapaligiran, at nakatutulong sa turismo. Agaw pansin ang kakaibang disenyo ng mga bisikletang ito. Bahagi kasi ng katawan nito ay gawa sa kawayan. Bamboo, I think, is really important kasi taga Pilipinas talaga, and it's really strong, beautiful, and abundant in the Philippines, and it also has many environmental benefits such as sequestering carbon dioxide, soil stabilization, and it's a rapidly renewable resource, meaning once you harvest it, it will just continue to grow back. Nag-umpisang gawin ang bamboo bike o bam bike noong 2010. Ang mga bahagi nitong gawa sa kawayan ay handmade. Mula sa pagpapatuyo ng kawayan hanggang sa pag-a-assemble nito. Ang bam bike ay isa ring social enterprise. Ang mga taga-Gawad Kalinga Village sa Victoria, Tarlac, ang mga empleyado at benepisyaryo ng negosyo. Starting from when we harvest the bamboo, we're working with local farmers, teaching them how to properly and sustainably harvest mature poles of bamboo. And then all the way through the processing, treatment, and production of our products, we're working with communities such as Gawad Kalinga in Victoria, Tarlac, and basically empowering the communities with jobs that are paying fair wages with benefits. Ang bam bike na mabenta sa loob at labas ng bansa ay nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 60,000 piso depende sa modelo. Sa mga hindi naman kayang makabili nito, pwede pa rin ma-experience ang pagsakay dito sa pamamagitan ng eco-tours. Nagsasagawa ng guided tour ang bam bike sa Intramuros, Poblacion Makati at Bonifacio Global City sa halagang 600 piso para sa half-day tour at 1,000 piso para sa whole-day tour. Isa ang Z Hostel sa Makati sa may tie-up sa bam bike. For us, it was very important to have an ecological standpoint in the tourism in the Philippines and support sustainable tourism, and also because bamboo is such a vital part of this part of the world and the Philippines in general. Ngayon ay gumagawa na rin ang bam bike ng iba pang gamit mula sa kawayan, tulad ng sunglasses at furniture. Mahalaga daw sa kalikasan at maging sa ekonomiya ng ating bansa na mapayabong ang industriya ng kawayan. Basically, I see huge economic potential insofar as bamboo can replace hardwoods and it can plug into existing construction techniques, as well as being able to really empower the Philippines in ways that, you know, bring rural jobs and sustainable manufacturing up into the forefront. So we're very passionate about pushing the bamboo industry forward because I see it as a strong economic driver and manufacturing material for us here in the Philippines.
Malaki ang potensyal ng industriya ng Kawayan dahil sa tibay at sa dami na maaaring paggamitan dito. Dahilan kung bakit unti-unti nang sumisikat ang bamboo products di lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel. Good morning, cycling enthusiasts! Huwag papalampasin ang update namin sa final stage ng La Tour de Filipinas. Pero bagong lahat, bike trivia muna tayo. Ang pagbibisikleta hindi lang mabuting ehersisyo sa katawan, kakampi rin ito ng ating kapaligiran. Alam niyo bang 238 million gallons of gas ang natitipid kada taon kung gagamit ng bisikleta? Isipin na lang natin ang laki ng maitutulong ito sa greenhouse gas emissions. Samantala, eto na, hindi na natin papatagalin pa sino-sino kaya ang kampiyon sa final stage ng ating sinusubaybayang karera. Narito ang ulat ni Desiree Jonio. Yesterday's race in Pangasinan were dominated by cyclists that hailed from the same province. But as participants pedal all the way to the finish line in Baguio City, will the locals still be on top or will they give way to foreign riders? From 85 riders, only 71 will have the chance to win the yellow jersey or the overall winner for the final stage of the Tour de Filipinas 9th edition. This stage has a total distance of 154.75 kilometers. The route has two sprint points and a 1,400 meter elevation for the King of the Mountain Challenge. 3 kilometers from the starting point, 6 riders were already ahead of the peloton, with an advantage speed of 30 kilometers per hour. A counterpoint to the cool weather in the city of Pines is the warm welcome of spectators. The zigzag route of the Cannon Road challenged the cyclist because of the numerous switchbacks the climb required. It was different to a lot of the other races that I've done, and like the climb today was really nice. It was really, really long, really hard, so it's good to get a climb in like that. Finally, these winners emerged from the challenging route. El Joshua Carino crossed the finish line after 4 hours, 7 minutes and 54 seconds. Congratulations, El Joshua, and of course, Drew Moray from Perengano Cycling Team. And last leg of the Tour de Filipinas 9th edition, rider number 83 from Terengganu Cycling Team. So we have two riders from Terengganu Cycling Team. Metcal Ayob also won the red polka dot jersey or the overall King of the Mountain. The race was very nice. The rider also strong from Philippines. Like yesterday was hard stage because no one need to control the race. So it was attack. So yeah, but the race is a race.
Sa mga bata po na nangangarap din maging katulad ko na kampyon, magtiyaga lang, tapos disiplina, tapos magtiwala lang sa sarili, tapos magdasal lagi. Tapos wait until you become. Kumbaga, dyan din na tayo nag-start sa mga mababang laro, sa mga idol-idol lang, ano nga, sa maging champion. The road to the finish line may be filled with obstacles, but it's a journey worth taking. Sweat, sheer determination, and hard work make a champion in and outside the race. From Baguio City, this is Desiree Jonio reporting for Panahon TV. Congratulations sa ating mga kababayan na nagwagi. Siyempre, sa lahat ng lumahok, maraming salamat din. At eto, para sa iba pang detalye nito, live nating mga kapanaya mula sa kabilang linya, si Desiree Jonio. Good morning, Des! Ano-ano pa nga ba iba pang detalye mula sa race kahapon? Magandang umaga sa iyo, Eunice. Lumikha nga ng kasaysayan si L. Joshua Carino ng Philippine Navy Standard Insurance matapos tanghaling kampiyon ng ikasyam na edisyon ng Le Tour de Filipinas. Sa uling yugto ng karera kahapon, inakyat ng mga siklista ang ruta mula Lingayen, Pangasinan. Dumaan sila sa 11 syudad, pumadyak sa paahong daan ng Cannon Road bago narating ang Baguio City kung saan sinalubong sila ng mainit na suporta ng taong bayan. Sa Stage 4, nangunan si Ayub Metkel ng Terengganu Cycling Team at sumunod ang kagrupo niyang si Molly Drew, habang pumangatlo naman si EJ Carino. Pero kung overall results yung pagbabatayan natin, gaya nga nung nabagit ko kanina, ito ang unang beses sa loob ng ika-apat na taon na Pinoy ang nanalo sa LTDF. Iginawad kasi ang yellow jersey kay EJ Carino na siya ring tumanggap ng purple jersey o best Filipino rider. At ang green jersey naman ang tinanggap niya rin bilang sprinter awardee. Wagi rin ang kuponan niyang Philippine Navy Standard Insurance bilang overall best team. Habang ang kanyang kapatid na si Daniel Ben ang overall best young rider. Si Ayub Metkel naman ang overall king of the mountain. Please? Wow, talaga namang sa larangang ito, hindi na nagpapahuli tayo mga Pilipino, pero talagang malaking pagsubok, Desiree, sa ating mga international cyclists yung mainit na panahon. Pero ngayon, Desiree, kamusta na ba yung weather condition dyan sa Baguio City? Tama nga yan, Eunice. Nakaka-proud talaga ang ating mga kababayan. Yung tanong mo naman tukol doon sa lagay ng panahon, kung kahapon ay pansin pa yung bahagyang init ng panahon paakyat, ngayong umaga, malamig na panahon ang gumising sa amin dito. Nakakapanibago dahil noong nakalipas na stages, ay mainit ang panahon sa mga dinaan ng probinsya. Eunice, matanong ko lang, ano kayang temperatura ngayon dito sa Baguio? Oo, Desiree, generally fair weather condition nga ang forecast ng pag-asa dyan sa Baguio City. Medyo mararanasan nga ang bahagyang paglamig ng panahon dahil ang temperatura medyo may pagbaba. Ito'y nasa pagitan lamang ng 17 hanggang sa 25 degrees Celsius. Desiree, talagang naging maganda ang race natin kahit nagkaroon ng kaunting aberya noong stage 1. Tuloy-tuloy naman ang karera at matagumpay itong natapos kahapon. Desiree? Mabuti naman kung ganun dahil pauwi na rin kami maya-maya lamang. Salamat, Eunice. Pero bago tayo magpaalam, magpapasalamat rin tayo sa mga sumuporta sa Le Tour de Filipinas 2018 mula sa mga organizer, mga kalahok, at syempre pa sa cycling enthusiasts na walang sawang nag-abang sa bawat ruta ng karera. At syempre pa sa Panahon TV para sa inyong araw-araw na weather updates mula mismo dyan sa Pag-asa. At yan muna ang latest natin mula naman rito sa Baguio City para sa Panahon TV at sa Le Tour de Filipinas 2018. Ako po si Desiree Jonio. Maraming salamat, Desiree, sa araw-araw na pag-update sa amin at sa lahat sa inyo dyan na bumubuo ng documentation team at organizers ng Le Tour de Filipinas 2018. Siyempre, sa inyong mga nakasubaybay din sa amin para sa updates nitong karera, maraming salamat.